paano maging masaya or paano magkaroon ng kapayapaan kahit tayo ay humaharap sa problema or kung meron tayong suffering. Okay, friends, in this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa suffering. Ano ba sa Tagalog ang suffering? Diba ito ay paghihira. You are in pain. Meron kang problema. Or may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, kaya ikaw ay nagsasuffer, kaya ikaw ay nahihirapan. May tatlong klase po ang sufferings. Una, personal or own suffering. Ito po yung halimbawa, meron kang sakit, na-diagnose ka ng malalang sakit, ay may depression, ikaw ay may nervyos, kagaya ng palagi nating topic dito. Another kind of suffering po ay yung suffering caused by other people. Yeah. Let's say, yung pong ininsulto ka, di ba, pinintasan ka, o kaya meron kang inalok pero nireject ka, o kaya may ina-applyan ka, hindi ka rin natanggap, o kaya napahiya ka or something, o kaya humihingi ka ng pabor. Halimbawa, may malaking-malaki kang problema, tapos nangutang ka o hindi ka napagbigyan, di lalong hindi mo na-solve yung problema. Marami pong klaseng suffering na pwedeng maging cause ay ibang tao. At yung pangatlong kind po ng suffering ay yung natural na sufferings, like yung mga natural calamities na po, yung earthquake, yung tsunami, yung bagyo, yung sobrang init. Di ba? Pag sobrang init, nagsasuffer ka rin. Pag palagi namang sunod-sunod na lakas ng ulan, bumabaha, nasisira yung mga gamit nyo, or nanganganib na yung bahay nyo, lulubog na kayo, something ano. So, suffering po siya. Bakit ba tayo nagsasuffer, friends? Halimbawa, yung pong parehong magkatrabaho na sabay po silang nawalan or tinanggal sa trabaho. Kasi, so, yung isa, dahil sa sobrang lungkot niya, sa sobrang paghihirap ng kalooban niya dahil nawalan siya ng trabaho, meron pa naman siyang mga pagkakautang na hindi pa niya binabayaran. Ang ginawa niya, naglasing siya, yung na-depress siya, yung bang lalong mas bumigat yung buhay niya. Imbis na mag-isip siya ng maganda, parang nilubog niya yung sarili niya sa mga bisyo. Mainit ang ulo niya palagi sa pamilya niya, sa asawa niya, sa mga anak niya. Tapos, parang nawalan na siya ng confidence sa sarili niya. So, ganun yung naging reaction niya sa problema. Okay, samantala naman yung isang, anong ginawa niya? Nag-umpisa siyang mag-isip ng home business, no? So, marami pa naman siyang ibang skills. Ina-analyze niya yung sarili niya. Ano ba yung mga talent ko? Ano ba yung pwede kong magawa para maka-support pansamantala dun sa nawala akong trabaho? So, ang ginawa niya, nag-open siya ng business. Ganon. Tapos, inalok-alok niya yung mga kakilala niya. And then, siguro 1 month lang, medyo pumatok na yung business niya. Kaya, kahit pa paano, may income siya. So, sa ganitong sitwasyon, pareho lang ang nangyari sa kanila, pareho silang natanggal, pero yung isa nagsuffer, yung isa na-realize niya, parang nagpasalamat pa siya kasi dahil doon nagkaroon siya ng sarili niyang business na hindi na niya kailangan mangamuhan, kaya na niya suportahan yung kanilang pangangailangan, yung kanilang financial needs kasi meron na siyang business, meron na siyang pagkukuhanan. And to the point na mas malaki pa yung kinikita niya sa negosyo kesa doon sa kanyang trabaho dati. So, mas nagpasalamat pa siya. The same situation, pero yung pag-respond natin, yung pag-react natin sa sitwasyon, doon nagkakaiba. Hindi lahat nagsasuffer. Eh, gusto kong share sa inyo yung may formula po kasi ng suffering. Okay? So, pati suffering, may formula. Ito po yon. So, S, makikita nyo po, S equals P times R. Ang ibig po sabihin ng S dito ay suffering. Ang P ay pain, at ang R ay resistance. Okay. So, magbigay po ako ng example. Halimbawa, 2 pasyente. So, nagpa-check sila. Pinapa-laboratory sila kasi may hinala pa lang. No? Parang feeling pa lang ng doktor ay baka may sakit sa puso. Let's say, ganun. Halimbawa, ganun. Kasi nahihirapang huminga eh. Diba? So, yun, halimbawa, yun yung kinocomplain nila. So, pinapa-ECG sila, pinapa-2D echo, ganyan. Okay? So, nung lumabas na yung pasyente, 2 silang pasyente ha, pero hindi sila magkakilala. Halimbawa, yung isa, so pareho sila ng pain or ng problema, yun nga, na parang may sakit sila sa puso. Yung isa, nag-isip na nag-isip, parang hala, sabi niyang ganyan,
parang sa hinala ng doktor, baka may sakit ako sa puso, baka may malala na to, baka may bara yung puso, baka nako, baka o-operahan na siya, nako, wala pa naman panggastos, wala silang pampa-opera, nako, baka anytime hindi na siya makakahinga, or talagang baka atakihin na siya sa puso, ganon. So, let's say, halimbawa, yun nga yung problema niya, parang may sakit sa puso. Tapos, let's say yung resistance niya, bigyan natin ng grade, halimbawa, 100% yung kanyang resistance, yung kanyang pag-react doon sa sitwasyon, yung kanyang mindset at kanyang attitude sa pagharap dun sa problema. Okay, so yung magiging suffering niya, diba, let's say yung pain is 1 times, halimbawa yung kanyang resistance ay 100, no? So 1 times 100 ay 100. So, ibig sabihin, yung kanyang suffering ay nasa 100% ang level. Ganun kalala. Okay? So, halimbawa naman, yung second nating pasyente. Okay? So, same sila ng sinabi ng doktor, ng advice na, magpapalaboratory ka muna kasi parang may hinala ako na yung mga symptoms na sinasabi mo ay baka may problem tayo sa heart. So, ipacheck natin. So, to the echo din. Ganyan, ECG. Tapos yung isa, ang ginawa niya, open yung kanyang mind sa ganun. So, okay, sabi niya ganun. So, kailangan nga magpa-check talaga ako para malaman ko kung ano yung totoo. So, kinalma niya yung sarili niya. So, luman ko yung sarili ko. Inisip niya na kailangan lakasan ko yung loob ko. Kailangan maging positibo ako. Kailangan tulungan ko yung sarili ko. Na maging positibo ako, na maging bukas yung isip ko at sundin ko lahat kung ano man yung sasabihin ng doktor para gumaling ako. Ano, alam ko, naniniwala ako, nagagaling ako, at lalo na kapag ka yung pinagdasal ko to kay Lord na walang imposible sa kanya, alam ko tutulungan ako ni Lord, siya yung aking dakilang magagamot, ganyan. So, yung pain niya, ito times natin na ang resistance lang niya, let's say, ay 10% lang. Ganun. So, kasi hindi nga siya nagpanic eh. Hindi siya ni-nervous, hindi niya dinagdagan yung bigat ng problema niya. So, yung P niya, which is yung sakit niya sa puso, times sa resistance niya na 10% lang. So, 1 times 10 is 10%. So, ganun lang kababa yung suffering niya. Okay? So, nagigets niyo ba, friends, yung logic? Na kaya lang bumibigat, no, yung sitwasyon natin is dahil kung paano tayo nagre-react at kung ano yung mindset natin, kung ano yung quality ng mind natin sa pagharap ng problema. Importante na linisin talaga natin or i-train natin yung ating mind. Kaya nga, friends, na malaking bagay na nag-aaral tayo ng mind management. Okay, so paano ba, okay friends, diba yung sa resistance niya tayo magpo-focus. Paano ba natin magagawa na maging mababa yung level ng resistance natin sa problema? Kasi pag napababa natin yung resistance sa problema, ay pababa din, friends, yung suffering natin, yung paghihirap natin. So, ano ba yung mga technique? Number one, friend, acceptance. Halimbawa, doon sa example natin, halimbawa, in-accept mo, natanggap ko kasi aminado ako na naging abusado din ako sa katawan ko. Pero, gagawa ako ng paraan. Sabi ko, ganun, tinatanggap ko kasi nagkamali ako, naging abusado ako sa katawan ko, hindi ako nakinig sa mga payo sa akin, napabayaan ko yung sarili ko, mas nag-focus ako sa trabaho ko, ganyan, kaysa sa health ko, ganun. Parang may acceptance ka. Ang malaking bagay yung kumbaga, nakakakalma siya, nakakababa siya, kaysa sa nagpapanik, baka malala na ito, baka matindi na ito, baka anytime, aatake na ako, anytime, baka hindi na ako magising, ganyan. So, yung resistance mo is hindi mo siya ma-accept. Okay? Another pa na way para bumaba yung resistance level bukod sa acceptance ay surrender, friends. Ano yung surrender? Isusurrender mo kay Lord. Yan. Yung parang may faith ka at pinapagpas sa Diyos mo na alam mo, nagsusurrender ka sa kapangyarihan, sa love ni Lord sa'yo, sa pagmamahal, unconditional love ni Lord sa atin, na kayang-kaya niya tayo pagalingin. Parang magsusurrender tayo. May faith tayo sa Kanya. Lord, nagtitiwala ako. Yan, magpe-pray ka sa Kanya. Tulungan niyo po ako na malampasan ko itong sakit ko or problema ko. Ganyan.
sa tulong nyo, tulungan nyo ako, bibigyan nyo ako ng wisdom, kung kaninong doktor ako pupunta, kung anong gamot yung iinumin ko, kung anong lifestyle ang gagawin ko para malampasan ko to, sakit ko, ganyan, gumaling ako, yun. At pangatlong way, friends, para bumaba yung resistance natin ay yung bang magpo-focus tayo sa solusyon. Okay? Mabibigyan natin ng solusyon ng magandang paraan yung problema natin. Kaya hindi tayo ganun magsasuffer. Then focus on the solution, hindi sa problema. Kumbaga, mag-focus ka sa maganda kesa sa masama or dun sa negativities. Okay? Friends, I hope na may natutunan ka sa video nito. Okay? Salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. God bless us all. Bye!